Mayroong dalawang bersyon na nagpapaliwanag sa pinagmulan at kahulugan ng lugar na pinangalan ng Libon. Sinasabi ng una na ang ibig sabihin ng Libon ay pag-atake gamit ang isang armadong banda. Ang ibang bersyon ay nagsasabi na ang Libon ay isang katiwalian ng salitang libong na kapag isinalin sa Espanyol ay nangangahulugang nawala o disoriented. Nang si Juan de Salcedo, ang kanang kamay ng kanyang lolo, ang adentado, si Miguel Lopez de Legazpi, at ang kanyang mga sundalo ay dumating dito sa unang pagkakataon noong 1573, sila ay naligaw ng landas at naligaw ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-alagala sa kanayunan, itinatag nila ang unang villa sa rehiyon ng Bicol at pinangalanan itong Villa Santiago de Libong. Ang bersyon na ito ay mas katanggap-tanggap dahil ang Libong ay nakikitang nakasulat sa karamihan ng mga makasaysayang tala at aklat. Ang titulong villa ay ibinigay lamang sa apat na bayan sa Pilipinas. These were La Villa de Cebu, La Villa de Lipa, Batangas, La Villa de Arevalo in Iloilo and La Villa de Santiago de Libong, Albay. Noong 1575, ginawa itong pamayanan ni Juan de Salcedo. Nang ideklarang diocesis ang Nueva Cáceres noong 1595, nawala ang administratibong hawak ng Villa de Santiago de Libong sa rehiyon ng Camarines at nanatiling hindi hihigit sa pagpapaubaya para sa isang bahagyang inabando ng institusyon. Sa wakas ay tumigil ang villa noong 1846, nang sa pamamagitan ng isang dekretong inilabas ni Gobernador Narciso de Claveria, ang Libon ay hinihigop ng bagong lalawigan ng Albay na inilarawan sa Ambos Camarines.